Alright, so ngayon ang tanong na to ay nanggaling kay Rionelda Malikay. So, ayun, I hope tama yung mga pronunciation ko dun sa mga pangalan. Yung pagpasensya na niya lang kung hindi. So, ang tanong ni Rionelda, Sir Carl, naranasan mo na ba or na-encounter mo na po ba mga tao na naninira sa company na sinalihan mo? Yung tipong wala ka namang ginagawang masama at hindi mo naman siya pinapasali pero sinisiraan pa rin company mo. Paano po ba sila i-deal, sir? Thank you po. Okay, so yan. Rionelda, maraming salamat dun sa tanong mo. And comment kayo dyan sa ibaba kung kayo nakaka-experience din ng ganun. Alam mo yan, may mga tao na walang magawa sa buhay. Hindi mo naman siya inaano, tapos sasiraan yung company na kinabibilangan mo. So yes, na-experience ko rin yung ganyang bagay. Ngayon, paano sila i-deal? Napakasimple lang. Huwag mo silang pansinin. Dapat hindi ka nagbibigay ng kahit nakatiting ng energy sa kanila. Ngayon sa simula, mahirap to. Lahat naman ng bago, katulad ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang video, ay lahat ng bago, lahat ng simula, mahirap. Ang pinakamahirap na part ay sa simula. So, practicein mo lang yung sarili mo na hindi dapat sila pinapansin. And yan yung palagi kong tinuturo sa mga members ko. Kasi waste of time, sayang. Kapag pinansin mo sila, panalo na sila nun. Meron kasing haters, merong bashers, merong critics. Ngayon, yung haters at bashers usually parang ano lang sila eh. Parang iisa lang. Pero yung mga critics, usually yan yung mga tao na meron kang matututunan at meron kang makukuha sa kanila na lesson about sa sarili mo na pwede mong i-improve. Ngayon, kailangan natin ma-distinguish yung dalawa. Pero, base sa tanong ni Rionelda, basher talaga, di ba? Hater talaga. Pag ako nakaka-encounter ng mga ganyan tao, tinitingnan ko kung meron ba akong matututunan dun sa sinabi nila. Di ba? Meron bang totoo dun sa sinabi nila? Ba, binabash nila ako. Ako na yung personal na yun na hindi na siya about sa company. Tinitingnan ko meron ba akong matututunan. Totoo ba yung sinasabi nila? Titingnan ko yung sarili ko in a non-biased way. Kumbaga parang tinitingnan ko yung sarili ko as if ibang tao ako. Totoo ba yung sinasabi? Ginagawa ko ba yun? So kung hindi ko siya masagot talaga, itatanong ko sa mga taong malalapit sa akin, usually my mentor. Totoo ba yun? Totoo ba to? Na ginagawa ko ba yan? Baka kasi ginagawa ko talaga na hindi ko namamalayan. Now, pagdating na yun sa personal level. Pero nung simula talagang naiinis ako, di ba? Nagagalit ako, di ba? Inaaway ko, ganyan. Waste of time. Binibigyan mo sila ng pansin. The moment na pinatulan mo sila, panalo na sila. Kasi yun yung gusto nila na gawin mo. Patulan mo sila. Kasi nagpapapansin sila. Na hindi nila namamalayan. Gusto nila ng pansin. Usually, yung mga taong kulang sa pansin, pag pinansin mo, edi panalo na sila. Kasi yun yung gusto nila. Pansinin mo sila. Kaya, it takes practice din para i-ignore sila. A waste of time. Salip na yung oras mo para isipin sila at i-deal sila, pansinin sila, ilagay mo na lang sa productive. Kung kailangan ng training ng members mo, i-assist mo sila. Production, most of your time, dapat 95% of your time is nasa profit-producing activities. Yung another 5%, lalo na sa mga nagsisimula, kung di pa naman malaki grupo nyo or wala ka pang grupo, 95% of your time dapat nakafocus sa profit-producing activities, which is selling and recruiting. Yan lang yung tanging activity na kikita ka. Pag nakabenta ka, nakapag-recruit ka, dapat nandun yung majority ng oras mo, 95%. Then yung other 5% is learning. Diba? Improving yourself every single day. Araw-araw mo ginagawa. Yun yung formula ko nung ako ay nagsisimula. Diba? Kaya dapat majority nandun sa oras. Hindi ka na dapat nagbibigay ng mga ganung ng oras sa mga ganung bagay. Kasi ulitin ko, kapag binigyan mo sila ng pansin at energy mo, panalo na sila. Gusto mo bang manalo sila? Gusto nyo ba na manalo yung mga haters nyo? Diba? Lalo na kung alam mo naman na hindi totoo, kung ano yung sinasabi nila, alam mo naman na legit yung company mo, diba? What's the point? Pansinin mo yung mga lodi mo na uplines na talagang successful, yung mga malalaki. Hindi naman nila pinapansin yan eh. Diba? Napapansin mo ba? Most of their time, wala silang pakialam dyan. Nagfo-focus na lang sila sa kung ano yung bagay na magagawa nila. Nagfo-focus sila sa bagay na kung ano yung makakatulong, kung ano yung positive. Pero sa inyo, para sa inyo mga nagsisimula, huwag niyong pansinin. Sayang, waste of your time. Nananalo sila kapag ka naiinis ka. Nananalo sila. Diba? Yung mga bully, ang binubully ng mga bully ay yung alam nilang naiinis. At yung alam nilang kaya-kaya nila. Hindi mo nyo ba napansin yun? Diba? Kasi ako naging bully ako at nabully rin ako.
Diba? So, nung ako'y bully na, bully na ako nung high school ako, ang binubully namin, yung alam namin na kaya namin i-bully. Pero yung alam namin, hindi namin kayang i-bully kasi pumapalag, hindi namin ibubully. Pinapakita mo sa kanila na naiinis ka, naasar ka, mas lalo kanilang aasarin. Mas lalo kanilang kung ano man yung ginagawa niya, ibabash or whatever. So, kung hindi mo naman kaano-ano yan, i-block mo na lang. Diba? Pag nagsabi ng kung ano, block agad. Huwag ka nang sumagot, block agad. Diba? Ganda. Ganun lang kasimple. Less talk, less mistake. So, ayok, may natutunan kayo dito. Ulitin ko, sayang. Sayang ang oras. Mag-focus kayo dun sa bagay na kung saan ka magkakaroon ng resulta. Okay? I hope na nasagutan ko yung tanong ni Rionelda. Tama ba? So, yun. Rionelda Malikay. Okay? I hope nasagot ko yung tanong ni Rionelda. So, I hope marami rin kayo natutunan dito sa video na ito. And, yun lang yung sagot ko. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!